Tulilig ay at ka sa piling ng iba. Beto, gising na! Lunes na Lunes, tanghali ka na naman gumising. Sinabi ko sa'yo, maaga. Bakit? Hihingi naman ni Mama. It's very early. Wow! Monday na po lang. Plano ko na namin sa salba yung araw nito. Para ka na naman ipapakita ang tunay na ako. Ang kolitik na batang ito, kanina pa ako naghihintay, kanina pa ako tumatawag. Wala pa rin ako, nauna pa dumating yung regla ko kada buwan bago siya dumating. Berto, daraan mo dyan! Nauna pa, ako! Ang tagal-tagal mo ha, mapapalo ka na sa akin, batang ito. Ayan. Taman mo kang halatadong din sa akin ito dahil ito ah. Parang Barbie ang may-ari ah. Oh, ay, so imagine, kailangan ko yung foundation. Sana hindi ako makamoy ni Mama. Wow! This is the day. This is the day. First day of the week, foundation day. So, hindi ako magbago kay Mama. Okay. Ako, may lista ko nga muna yung mga nagkakautang sa akin. Lunch. Luta tayo. Lani. Lani ko rin yung pangatawa. 5-6 plus Lani. Mervin. Okay, Mervin. Cellphone. Wow! At kay Berto, naku. Wapo na ako. Hindi na ako masyadong mahalata ni Mama. Pero part yan ba? Paminta, paminta of the day. Nay, bawang pa. Oh! Kanina pa kita hinihintay? Ako, alam mo bata ka, walang mangyayari talaga sa'yo sa buhay kung ganyan ka lagi. Napaka-late mo mag-ayos, napaka-huli mo, napaka-bagal mo para kang inyong ama. Oh, bawang mo. Second day of school, syempre na. Second day din na makeup natin. Sana hindi ito mahalata ni Mama. Ayan. Ito. Tukha kong sa Ariana. Ariana Grande. Wow! But, kailangan ko rin ang kina. Ayan. Ito. Perfect. Ito. Okay, kaso kailangan natin magsombrero pa rin dahil ayaw ni Mama. Ayan. Foundation. Eyeliner. Check. Sa bag. Ang ating Barbie bag. Let's go. La 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 la. Oh, kanina pa ka tayo hinihintay dyan. Bakit ngayon ka lang lumabas? Kanina pa ako tinatawag. Late ka na. Pangalawang araw ng school. Panig kayo ganyan. Baon kayo ng baon. Ako. Oh, baon mo. What happened, nak? What happened? Ang puti ng mukha mo. Ang eyes. Maitim. What happened, nak? Anyway, pumasok si school. Pakabuti ka, ha? Tanghali na. Good luck. Wednesday, lotion day. Wow! Papansin ka ito ni Mama? Sana hindi. Yeah, perfect. And bag with Barbie. Perfect. So, good morning. Hey, Ma. 1, 2, 3, 4. Ay, ang hirap yung exercise. Kasi pwede ko na ako yung mister. Oh, yes, Nak. Resting pala. Alam mo ako, Nak. Sorry. Oh, dawan mo. Ma! What happened? At ba'y pula kang makopa sa pisngi mo? Oh, no!
Paano sa balang school yan, ha? Ano school yan? Napasukan ko, ha? Happy Foundation Day. Ayan. Wow. Today, remove the cup and change it. It's a headband. Yeah, headband. Perfect. Ah, bawal po. Excited much. Yes, na. Yes, very tall. Bakit pala? Kalimutan ko na. Ano ba yan? Alam mo, agang pagising, pagtulog, bako mo lagi mo hinihingi sa akin. Ano nangyari sa anak ko? Napaka-head ba na siya ngayon? Hapon lang, may hulog na makopa. At ngayon, yung ulo naman niya. Nakabahan ako. Nakabukas suit niya na to. Friday night. Ay, Friday! Today is the last day of this school. Oh no! Perfect. Ah, tama! Ganda! Ba! Ba! Ay, hindi mo halata ni Mama. Wow! Wow! Yes? Baon na naman? Nagpago. Oh, pagkashay mo to ha? Naaraw-araw mo ko ha? Naku, Monday eyeliner ngayon na full package ka na ha? Ako, iba na talaga ang buhay niyo. Kaya ringasin mo ako. Success! Freedom! So, buti na lang no, natanggap ka ng parents mo. Kahit ganun ka. Baka ganun ka. Yes, exactly. Oh, natanggap ako nung kasi nga 'di ba diyan sa video, kung mapapansin niyo, every day may mga nangyayari, may iba-iba, 'di ba? Yan kasi yung style na ginawa ko nung high school ako. From Monday to Thursday and then yung Friday yung boom, isang package niya lahat. Yung Monday, foundation muna, then second day, add ng eyeliner. Kasi nung time na yun, naalala ko, takot talaga ako kay tatay kasi hindi naman talaga siya mahilig magsalita. Ang natatanda ko nga lang na emotion ni tatay, basta gaganto lang siya yung pagka narinig mo yung pagkagumanon siya, parang something na galit na. Pero wala kang maririnig sa kanya, any words. Kaya, yung takot na yun, nakabuo ng ng pananaw na kailangan ko unti-untiin. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, tapos yung Friday. Isang package na yun. Ang galing ah. So, ano yung turning point mo? When I was invited by my friend, kay Tita Kim dito sa CCF. Nung na-share na ako ng gospel. That's the starting point o yung day opportunity for me na mabago. Kasi imagine na from elementary days ko hanggang high school and then hanggang makipaglibin sa asawa ko. May perspective is about sa LGBT. May tawag pa nga. Ang gusto ko pa nga tawag nun sa akin ng mga anak ng panganay ko, gusto ko itawag sa akin pudra. Kasi yung pudra is a term of tatay sa LGBT language, pudra. Ayun. So my turning point is when I met Christ, doon na nabago yung pananaw ko. Unti-unti. So ngayon, ano ka na? Transformer. So of course ngayon, ang bago na. Bago na. Bago na yung pananaw and then praise God. Even there's a time na nagkakasala. But yung
pananaw na binago ni God from sa pananaw na yung kasal na wala naman sa akin before is nagpakasal kami ng asawa ko because it's really ano, matter kay God. So ginawa ko and praise God, naganap nga yun sa buhay namin. And then yung pakikipagtalik, siguro by schedule, joke lang. Wala na rin, pero alam naman natin na we are not free sa mga temptation. And even me, hindi naman ako ganun na kabanal para hindi magkasala. So sa mga pagkakataon na nasa temptation, mahina talaga ako eh. So I need lagi yung prayer and then encouragement ng bawat isa. Kaya I involve myself sa ano, sa fellowships. So ano masasabi mo? Any advice sa mga taong katulad mo? Wow! Pakatulad naman. Did you mean about like sa LGBT? Sa katulad na pinagdaanan mo. Na, okay. Especially sa mga ano, sa mga ano, part ng LGBT na may mga confused pa rin sa inyong identity. You know what? Gender. Why it's always happen? Bakit hindi pa rin kayo sigurado up to now? Because yung gender naman kasi talaga is babae at lalaki. But I did not judge naman yung pananaw ng mga iba, especially those members ng LGBT sa ngayon. Kung ngayon ang pananaw nyo na you are gay, you are lesbian, or you are, or what kind of people you are, tinirespeto ko yan. Kasi darating talaga yung time, yung tinatawag natin God's timing sa life nyo. At hindi naman papayag talaga si God na hindi dumating yun. Kasi lahat naman tayo mahal ang Panginoon. So I think, ang mapapayo ko lang is, kung ikaw ay nanonood ng video na to at narinig mo yung mga ganitong mga words o mga suggestion, I think it's the right time then to look new sa iyong paligid. Kung ikaw, especially kung ikaw ay part ng LGBT, try to find new things, especially in Bible. Try to read Bible. Kung hindi mo man alam yung mga words, ito, huwag ka mag-alala. Bibigyan ka naman, gagabayan ka naman ni God ng ng wisdom. So iyon, and then don't focus mga negative, don't focus to those things kasi pagka nakakatanggap kayo ng mga judgment, huwag niyo masyadong damdamin. Mag-focus lang kayo sa kung anong present na meron kayo. And then sabi ko nga, kung part kayo ng LGBT, find new things para matulungan niyo dun sa sarili niyo, alamin yung katotohanan. Okay?